撒开大山水巴布里汉你和那巴巴开人马乌马伊安达伊迪干拉南纳罗乌马伊当生卡达乌汉Puri ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan.Ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagpapakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, kasama ko ngayon si Father Robert Arellano. Sama rin natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. At ang matagumpay na paghahanda para sa Jubileo 2025. Mga kapatid, sa unang aklat ng mga hari, ipinahayag ni Elias ang parusa sa kaharian ni Haring Ahab na hindi magkaroon ng ulan dahil sa kanyang hindi pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa Ebanghelyo nga ni San Mateo, tayo tinuturuan ng ating Panginoon na siya ang bagong Moises na mapalad yaong mga mahirap at mga nagdadalamhati dahil sa paghahari ng Diyos sapagkat mapas sa kanila ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos para sa ating buhay na ganap at ikasya-siya ay para rin sa atin, pero kinakailangan na tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos at sa mga sandali na tayo nagkukulang at nagkasala. Dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo, makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at ang iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na yon, nagsalita kay Akab si Elias na taga Tesbi. Isinusumpa ko sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na pinaglilingkuran ko. Hindi uulan ni hindi man lamang magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Elias,
Umalis ka rito at magtago ka sa batis ng Karib, sa silangan ng Jordan. Makaiinom ka ng tubig sa batis at may inutusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Gayon nga ang ginawa niya. Lumakad siya at nanirahan sa may batis ng Karib sa silangan ng Jordan. Umaga at hapon, may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. Sa batis naman siya umiinom. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan ang gagaling ang aking saklolo? Ang hangad kong tulong sa Diyos nagmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana kong bayaang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsasanggalang ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay, laging nasa piling upang magsanggalang. Hindi ka magdaramdam sa init ng araw, kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maano kahit nakailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Magdiwa kayo't magsaya, sa langit ay niligaya, gagantin palang tuwina. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, na makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan, kundi ang Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagbibithing makatupad sa kaluuban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y itinuturing ng Diyos na mga anak niya.
Mapalad ang mga ina, mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao. Pinag-uusig at pinagwikaan ang lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa propitang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Nasa Lunes tayo, na ikasampo na linggo sa kanilang panahon, sa pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong tema ay mapalad. Tayong mga Pilipino, marami po tayong salita tungkol sa mapalad o kaya mga taong walang palad, sawing palad, tapos palad. Tapos kapag ka mapalad, swerte. Galing-galing mo. Pakaraming mga salita para sa atin. Pero sa salitang Hebreo, marami din, pero ang pinakaangkop tungkol sa mapalad ay teborko. Sa Griego, sapagkat ang atin pong ebanghelyo ngayon ay mula sa koinoko na Griego, makaroy. Ang plural po yung makaroy. Kasi ang singular ay makario. Sa Latin, biati. Kung atin pong tingnan, ang ating ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 1 hanggang 12, ay ang pagtupad sa proyekto ng Diyos. Proyekto ng Diyos na sinimulan pa nung una at nagkasala sila, naging alipin sila sa Ehipto at nakabalik sa kanilang lupain. Pagbalik silang lupain, hindi pa rin nagbabago ang mga tao o ang mga sambayanan ng Diyos. Kaya sa ating unang pagbasa, sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 17, versikulo 1 at sumusunod, nagpahayag na ang Panginoong Diyos na si Yahweh sa pamagitan ni Propita Elias na parusahan ang kanyang hinirang na bayan dahil ang kanilang hari ay malupit, walang pagbibigay ng katarungan sa mga tao si Haring Ahab. Kaya hindi magkakaulan ng matagal. At si Elias, pagkatapos nung nagpahayag siya, dahil baka patayin na siya ni Haring Ahab, ay nagtago. Nagtago siya sa karit. At sa pagtago niya doon, ang mga uwak ang nagdala sa kanya ng mga pagkain at uminom siya sa batis na naroon. Kaya, pinagpala pa rin siya ng Panginoon matapos nung siya ay nagpahayag dahil tinutulungan siya ng may kapal ayon pa sa versikulo 2 ng ating Salmo 120. Ang ating ebanghelyo, balikan po natin, ay kakaiba ito sa ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 6, sapagkat mayroon pong 8 na pagkamapalad. At itong 8 na pagkamapalad ay mayroon pong 3 na grupo-grupo na ang unang grupo ay tungkol sa ating relasyon sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Kaya mapalad yung mga mahirap na walang inaasahan. Mapalad yung mga mapagkumbaba at mapalad yung mga nahahapis.
Ito yung may relasyon sa mundo na kung saan tayo ay nahapis o dili kaya ay walang-wala, kaya naging aba. Ang sentro po dito ay kagaya sa panahon ni Moises, na umakyat si Moises doon sa bundok Sinai, ang ating Panginoon ay pumunta naman sa isang bundok na walang pangalan. Ang pangalawa na bahagi ay yaong tinatawag na ang relasyon sa kapwa-tao. Ito yung pagiging mahabagin. Ito yung pagkaroon ng pagnanais ng katarungan o hustisya. At ito yung mga karanasan sa mga tao nung sila'y naglalakbay pa doon sa ilang kasama si Moises. Ngayon, hindi na sila naglalakbay, naroon na sa kanang lupa, mayroon ang tinatawag na panibagong Exodus. Ang Exodus nila noon ay mula sa pagkaalipin sa isang imperyo ng Ehipto, pero napunta na sila sa kanilang bayan na pangako ng Diyos, sila ay alipin pa rin sa Roman Empire. Kaya ang Exodus, ang kalayaan o paglabas, hindi nangyari, pero ang panibagong Exodus ay mawaksi sa kanila ang kanilang sarili na pagkaalipin. Una, yung sinasabi kanina na grupo, alipin sa mga bagay-bagay o mga bagay-bagay sa mundo. Pangalawa, yung pagkaalipin na sila ay hindi namumuhay sa katarungan at sa kabutihan. Ang pangatlo na grupo ay ang relasyon ng tao sa Diyos. Kaya mapalad yung may malinis na puso, makakita sila ng Diyos. Mapalad yung mga tagapagkasundo sapagkat ginagawa silang mga anak ng Diyos. Kaya kapag ito yung tinatawag natin na paging mapalad, ito yung isang panibagong mensahe na kung saan sa panahon ni Moises ang mensahe ay malaya tayo, magkaroon tayo ng paglalakbay sa ilang. Ngayon, ang bagong mensahe, sinasabi ng Panginoon habang nakaupo siya doon sa Borol o sa bundok, maging ligtas tayo, hindi na kalayaan, kaligtasan. At isang antas sapagkat hindi na sila alis sa kanilang lupain sapagkat naroon na sa kanilang lupa, pero ang pagkaalipin ay siyang pagkaroon ng isang paglalakbay mula sa kaluuban nila, mula sa kanilang mga puso. Espiritual na paglalakbay, hindi na physical na paglalakbay. At ang ilang o ang disyerto, hindi na ang paghihirap sa labas. Ang tunay na ilang at disyerto, doon na sa loob ng kanilang mga puso at doon sa kanilang mga tahanan at kung nasaan sila, na kung saan hinahanap-hanap nila ang Panginoong Diyos. Nanalangin sila sa Panginoong Diyos. At ang mga sawing palad, ang mga mahirap, ang mga inuusig, ang mga nahapis at lahat ng mga naghihirap dahil sa kagawan ng kanilang kapwa-tao ay magkaroon din ng kaluwagan, magkaroon din ng kaligtasan sapagkat nariyan na ang panibagong Moses na ang ating Panginoong Hesus Nazareno at siya ay may programa. Ang programa niya ay ang katuparan sa proyekto ng Diyos na ang lahat ay maligtas, na ang lahat ay mabuhay na may sagana, ang lahat ay mamuhay na may buhay na ikasiyasya sapagkat ang kayamanan nila ay higit sa kayamanan sa mundo sapagkat ang kayamanan nila ay ang Diyos. At hindi na sila maghihirap pa sa kung anong pagkaalipin sapagkat ang kanilang gagawin ay ang tunay na
pagligtas ng kanilang kaluluwa, na kung saan ang Panginoon na panibagong Moses ay magmulat sa kanilang mga mata sa tunay na kalagayan o katotohanan, at mismo ang mga tao na sumusunod sa kanya ay paghaharian na ng Diyos, ang paghahari na may pag-ibig, ang paghahari na may katarungan, ang paghahari na may kapayapaan o shalom, sapagkat nangyari na ang tunay na paging mapalad. Teborko, makaroy, biyati, mapalad sa pangalan ng Diyos. Naway, tayo rin ay maging mapalad sapagkat binabago natin ang ating mga attitudes, ang ating mga pananaw, ang ating mga ugali, ang ating mga paraan, at sumasang-ayon na tayo, tumatalima na tayo sa kalooban ng Diyos upang ang kanyang proyekto sa panibagong langit at lupa ay mangyayari na. Salamat sa ating pakikiisa sa ating Pong Hesus Nazareno na binayaran niya ng kanyang pagpakasakit o kamatayan sa cross. Nagbubuo siya ng dugo upang ang paghahari ng Diyos ng pag-ibig ay suma sa atin at tayo makiisa sa kanyang sakripisyo dito sa banal na misa, upang ang lahat ng prohikto ng Diyos ay matupad at lahat tayo'y sama-samang maglalakbay ayon pa sa panibagong tema ng Jubileo 25, paglalakbay na may pag-asa, sapagkat kalakbay at kaakbay natin ang Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang kaligayahan ang pinakamahirap na makamit sa lahat ng mga hinahangad ng tao. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama para sa malalim na kapayapaang nagmula sa ating buong pusong pagsandig sa Kanya, at atin pong itutugon, Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magkaroon ng tapang at lakas na ipahayag ang mabuting balita na siyang sagisag ng kasalungatan sa daigdig, manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Yaong mga nahaharap sa mga pag-uusig dahil sa kanilang pagsaksi sa Ebanghelyo, naway makaranas ng kaginhawahan tulod ng presensya ni Kristo sa gitna ng kanilang paghihirap, manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Atin nawang isa puso ang turong mapalad upang maging banal at masaya tayo sa pagtatalag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa, manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga may sakit at ang mga tumatangis sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay, naway palakasin at hilumin ang kanilang kalungkutan at sakit, manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Ang mga yumao, naway magkamit ng kaligayahan at kapayapaan sa makalangit na kaharian, manalangin tayo. Ama ng biyaya, maging gantimpala ka namin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Walang hanggang Ama, nababatid namin na may malalim na malasakit ka sa aming kasiyahan. Palakasin mo nawa kami at panatilihin mo kaming malapit sa iyo, ikaw na pinagmumulan ng aming kapayapaan at kaligayahan. Ring namin ito sa pangitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Thank you.
aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayan na. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ni Magkapanginan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahihag kahit ito'y wala nang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpuri namin ang nakikinabang ay kami niyong pinakihirapan sa pangitan ng anak namin na mahal. Kaya kaisa namang helsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyong Espiritu, kayong banal, makaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid aming na himlahay na may pag-asang sila muling mabuhay ganin ang lahat ng mga pumanaw. Paawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan minapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas,
kaisa na mga Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman ang kagaling na utos at turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iresulat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magpaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life.
save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Sa darating na June 22, 2024, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 18, 2024, Martes. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pasalamatan po natin si Father Robert sa kanya pong pakikisa sa atin sa banal na misa. Salamat din sa lahat ng mga narito na kiugnay sa atin sa iba't ibang social media platform na cross-posting, na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong mga hiling sa Panginoon ay ibuo sa inyo, siksik, liglig at nag-umapaw. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin at lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Panginoong Diyos ay magbuhos sa inyo ng biyayang kinakailangan ninyo. Mapalad. Tayo po lahat ay tinatawag na mapalad, makaroy, tiborko, biyati ng Panginoon.
dahil gusto ng Diyos na tayo'y magpahayag sa Kanyang kabutihang loob sa ating kapwa-tao. Magpakabuti tayo. Magmalasakit at magkalunghabag sa ating kapwa nang sa ganon ang kabutihang loob ng Diyos ay mapahayag sa mga tao at magkaroon tayo ng bahagi na maging mapalad sa paghahari ng Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas ang mga bagay-bagay na pagbasbasan. Dalawa po kami ni Father Robert ang magbasbas sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inaagmosin ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pamitan ng benisyon na ito na may maalala ng pangako ng sabinyag, na ikaw ay kailang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nazareno, sinasamba ka namin, inibintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inuwalhati ka namin.